Welcome sa video number 2 ng ating online support system. My name is Coach MJ Adarle and I'm so excited to share with you bakit sobrang ganda ng ating mga products dito sa VIP International. Unang-una sa lahat, our products are very, very unique. Tayo pa lang po ang meron nito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pangalawa, we use Japanese technology. So alam mo na, sobrang quality ng ating mga products. And anyone can use it mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatatanda. Bakit? Dahil sobrang highly botanical at natural ng mga ingredients. And lastly, very, very effective kasi sobrang dami na nating testimonies at sobrang satisfied customer na gumamit ng mga produkto na ito. And syempre, ano nga ba yung 2 superfoods na nilagay natin sa ating mga produkto? Walang iba kundi ang kombucha and matcha. Now I get it kung medyo naku-confuse ka, ano ba yung kombucha kasi ngayon mo lang siya narinig. Well, kombucha is black tea. Finerment pa natin ito kaya naman nagkaroon ng sobrang strong probiotic property. Actually, that's 1,000 times better than Yakult. Kaya naman, it promotes skin elasticity. It detoxifies, brightens skin, combats fine lines and wrinkles. And of course, we have our matcha green tea. Alam kong familiar na ito sa'yo kasi nilalagay na siya sa mga pastries and of course sa drinks. At ang napakagandang property ng matcha kapag ginawang topical product is of course yung antioxidant niya na sobrang ganda sa ating skin. Now, to give you more idea about kombucha, sikat po ito sa mga Western and European countries. Kaya naman tinatangkilik nila ito dahil sa sobrang daming health benefits. Hindi nakakapagtaka na ang mga Hollywood stars like Lady Gaga, Hilary Duff, and Demi Lovato, just to name a few, talaga namang pinapatronize ang kombucha dahil sa sobrang gandang health benefits nito kapag iniinom. Eh what more pa dahil ginawa natin siyang topical products. And syempre, na-feature na rin ang kombucha sa Time Magazine as top superfoods of 2020 na kabilang ng mga reishi mushroom. Okay, now it's time to feel better. Ano nga ba ang topical products na nilagyan natin ng kombucha and matcha? First of all, we have our Supreme Relief Probiotic All Over Oil. Okay, ano mga benefits nitong oil natin? Grabe, kung marami kang nararamdamang pain, back pain, yan, it relieves stress, rheumatism, arthritis, grabe po, napaka-effective ng product na ito. Frozen shoulder, triggered finger, ang dami po nating testimonies about that. So, yung mga tao na matagal na nilang hinihintay yung produkto or yung pamahid na talagang mag-relieve ng sakit or ng pain ng kanilang katawan, ito na po ang hinihintay nyo. Ilan sa mga testimony natin na mapapanood nyo po sa YouTube channel ay walang iba kundi si Sir Zaito. Isa po siyang sikat na flip-top rapper. Alam nyo naman, di ba? Kapag flip-top rapper, grabe yung gig niyan. Umuuwi ng pagod, lasing, puyat. And then one time, sabi niya sa kanyang testimony, nang umuwi siya, nakaramdam siya ng pamamanhid at sakit ng katawan. Good thing may nagpakilala sa kanya ng ating Supreme Relief All Over Oil kasi ang feeling niya daw nun parang may stroke na siya. And then, grabe yung naging effect sa kanya. Kaya naman sobra talaga yung pasasalamat niya sa nagpakilala sa kanya ng product because nawala agad yung pamamanhid na yon. Continuous use lang yung ginawa niya kaya never niya na-feel yung ganung pain ulit. Alright? Now, in this video, ipapakita ko sa inyo kung bakit sobrang ganda at sobrang layo ng quality ng ating Supreme Relief Oil compared sa ibang leading brands ng ointments at oils. Now, alam nyo ba na ang top 3 kumikita ng milyon sa mga drugstores ay ang mga ointments and of course mga oils? Kasi naman tayo mga Pilipino, imbis na uminom ng gamot, talagang pahid-pahid muna yan hanggang makukuha, di ba? Now, ang gagawin natin sa smoke test ngayon is of course, sisindihan natin yung cotton buds. Makikita mo dito, pag cotton buds lang yung sinindihan mo, wala kang makikitang uso kasi ang cotton ay natural ingredient. Tama? Now, ang gagawin natin is didip natin yung cotton buds sa mga leading brands kasamang ating kombucha oil and then susunugin natin. Kasi diba, madidistinguish mo ang sunog kung
natural na masusunog, or man-made material, depende sa kulay nito. Kung white smoke ang lalabas, that means na natural yung mga nasusunog na ingredients. Now, kung ito naman ay sobrang itim, man-made material lang, like goma and mga plastic. So, let's start! Una nating sisindihan itong leading brand na ito. O, diba, nakikita mo? Yan, sinalsaw natin, sinindihan natin, at makikita mo ang bilis niyang umapoy at sumiklab. Kaya naman, grabe ang usok. So, imagine mo, pinapasok mo yung usok na yan, yung chemicals na yan sa loob ng iyong balat. Kaya hindi nakakapagtaka na later on, yung mga gumagamit nito ay nagkakaroon ng iba't ibang uri ng skin diseases. Now, sindihan naman natin itong next brand. Grabe to, meron pang mga dancers kasi nga walang aw sa blank. Nakikita mo, grabe rin yung usok. Sobrang itim at sobrang siklab. Para kang nagpapasiklab ng goma. And one thing in common sa mga leading brands na to ay meron silang camphor. You can also do your research kasi po ang camphor nakakasama sa katawan. Lalo na sa respiratory system. Then lastly, sisindihan naman natin itong favorite nating brand. Kasi ako, kinagamit ko rin ito dati. Yung iba nga, pinapasok pa sa loob ng ilong at kinakain kapag makati yung lalamunan. Kinagamit sa baby. So makikita mo, grabe din yung usok, diba? Imagine mo, ginagamit ito ng mga bata. Pati yung mga chemicals na absorb ng skin nila. And then last but not the least, of course, our kombucha supreme relief oil. Sindihan na natin siya. Alright, so, ready ka na ba? Ayan, wala kang nakikitang usok kahit konti. Kahit nga white smoke. Wala talaga, flawless. That only means na highly botanical at pure ang mga ingredients na ginamit. So, saan ka ba? Sa natural o sa punong-puno ng chemical? Ikaw na lang ang magde-decide. And of course, yan, ang susunod po nating produkto na excited din ako ipakilala sa inyo ay walang iba kundi ang ating Supreme Cool Powder. From head to toe, pwedeng-pwede mo itong gamitin kasi it provides long-lasting freshness. Yung mga body odor, nako grabe, sobra pong effective nitong product na to. Yung mga chikiting natin na merong mga head lice, pwedeng-pwede nyo po itong ipagamit sa kanila para mawala yon. Yung mga gustong makatulog ng maayos and relax, grabe po ito, lalo na sa mga may insomnia kasi very, very good ang ating product. At syempre, meron siyang antimicrobial property. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, kahit sinasabi natin na hindi pwedeng ilagay sa open wounds, marami pa rin nag-try nito because of that particular antimicrobial property ng ating powder. Kaya hindi nakakapagtaka na si Kuya Rani from Rizal, nang na-aksidente siya sa motor at nagkaroon siya ng sugat sa knees and of course sa kamay. Ginamit niya yon, open wound po ah, ginamit niya ang ating powder sa sobrang dami nung nagte-testify na sobrang ganito sa sugat. After 30 minutes lang, naglangib, and after 5 days, gumaling na po. So you can also try that, diba? Alright, and our next product is of course our Supreme Fresh Feminine Mist. Hindi po ito feminine wash, no need to wash it. You can actually bring it anywhere. After ng pandemic, kung ikaw ay mahilig mag-travel, perfect po ito kasi it will leave your feminine area fresh, 24 hours protected po ito. And of course, it has kombucha black tea that stabilizes the natural pH of our feminine area. Kaya sobrang ganda talaga. Meron nga nag-testify nito sa Iloilo ng mga senior citizens kasi sobrang naging maganda ang kanilang mga love activities. So, it's for you to try it out. Alright, so it's time to be beautiful. Alright, gustong-gusto natin yan. Kung sa labas, 10 ways ang gagawin mo or 10 steps para magkaroon ka ng Korean
glass-looking skin? Dito sa VIP, 3 steps na lang po yan. We have our cleanse, tones, and moisturize. Syempre, unang-una, cleansing muna tayo ng ating magagandang mga mukha. Perfect po dyan ang ating Kombucha Supreme Youth Soap. Grabe po ito, anti-wrinkle, nakakabata ng skin. Siya yung tipo ng soap na kapag ginamit nyo, is of course, after mo siyang gamitin, mararamdaman mo yung softness. Hindi yung parang banat na banat yung mukha mo after mo siyang gamitin. That's how youthful it is. And of course, mapifeel mo talaga yung thorough cleansing ng ginamit nating soap. And unlike other soap, ang ginawa po sa kanyang process ay cold process. Kaya naman na-maintain natin yung mga nutrients sa soap na ito. Hindi po siya niluto. Para lang yung gulay na kapag niluto mo or na-overcook, nawawala yung nutrients. Okay, our next product is of course our Supreme Glow Toner. So, ano yung unique sa toner natin compared sa other toners out there? Simple lang po, it has lumisis. Ito po yung blue light filter na nagpre-prepare, nagpro-protect sa atin sa solar and blue light or artificial blue light induced damage. Kaya very, very good po ito, lalo na ngayon, di ba? We're always online. Yung mga blue light na nanggagaling sa ating mga gadgets, di ba? Pagising mo pa lang, yung gadget mo agad yung hahawakan mo. Grabe po yan kasi nakaka-wrinkle at nakakatanda ng skin. And good thing we have this toner para spray-spray mo lang sa yung face at achieve mo na yung protection ng kailangan ng yung skin. And of course, lastly, para talagang achieve mo na yung Korean glass looking skin, of course, ang last step natin dyan ay ang ating Supreme Radiance Face Oil, di ba? It gives instant radiance sa skin, kaya naman youthful at super beautiful ng ating skin. Okay! Now, of course, meron din tayong mga testimony dyan. Meron tayong kasama from Iloilo na nag-try ng Prada. Kung dati, marami siyang pogi problems, ngayon, pogi na lang. Makikita mo naman sa picture niya, di ba? Ayan! From dati, ang dami daw niyang tigidig. Ngayon, tigidig no more na. And we also have, syempre, kapag ikaw ay medyo nagmamature na, marami na tayong napipil sa skin natin like wrinkles, yan, discoloration. Kayang-kaya po yan ng ating CPM, okay? And of course, yung puberty stage na nagkakaroon ka ng acne. Grabe, yung self-confidence mo na babawasan. Pero worry no more. Because we already have the answer for your beautiful skin, okay? Lastly, super excited po ako na ipakilala sa inyo ang ating kombucha and matcha with vitamin C. Kailangan natin ito, lalo na ngayon na importante yung ating health, yung immune system natin. Kailangan talaga matindi yung panlaban yan sa mga viruses, okay? Kaya don't forget to drink your vitamin and it should be kombucha and matcha vitamin C. Okay, there you go! Tapos na natin ipakilala sa inyo ang lahat ng mga topical products ng ating company, VIP International. We have another exciting product at ang good news na to, tutulungan na akong mag-explain niya ng isa sa mga experts sa product na ito. Okay, excited na ba kayo? Alright, that will be part of our video 2 para mas lalo mong makilala ang product na ito. So keep on watching, guys! Thank you so much! Hi, I'm Oliver Adarle. And today, pag-uusapan po natin ang ating pangalawang napakagandang produkto. This is our Bloom Sanitary Napkin. Alright? And this is very important po. Ah. Kung ikaw ay babae, okay, makinig ka pong mabuti kasi marami akong ikakwento sa'yo na pwedeng makatulong, especially sa health mo down there, cervical area. Kung lalaki ka naman po, I suggest, di ba, panoorin mo na rin ito kasi I'm sure may kakilala kang babae. Meron kang, I'm sure may nanay ka, di ba, baka may asawa ka, may girlfriend ka, or may mga ate ka or kamag-anak ka. Okay, so this is a health advocacy. Alright, so ngayon, i-compare natin ang Bloom Sanitary Napkin natin laban sa dalawang sikat na leading brand sa merkado. Okay, so hindi ko na po papangalanan. So ngayon pa lang po, ang una nyo mapapansin, packaging pa lang. Pag binuksan po ng kababaihan ito at hindi naubos, usually anong ginagawa?
tinatabi sa cabinet, tinatabi sa aparador, kung saan-saan lang. And since open na siya, di ba? Very prone na siyang pasukan ng kahit anong contaminants. Pwedeng insekto, pwedeng alikabok, alright? Or kahit ano. So, gagawin natin, kukuha lang tayo ng isa. And ganun din po sa isang leading brand, once na na-open na, hindi na siya resealable. Alright? So, very, very prone pa rin siyang pasukan ulit ng contaminants. Okay? Ngayon, kung kocompare natin sa ating Bloom Sanitary Napkin, packaging pa lang po, pinag-isipan na mabuti. Kung papansinin mo, food grade foil ang ginamit. And, kuha lang tayo ng isa. Alright? Ang good news is resealable siya. Okay? So, kahit hindi mo siya maubos, 1 month mo siyang itabi sa iyong cabinet, safe na safe and free to sa mga contaminants outside the packaging. Alright? So, next. Ang packaging naman individually, yes, nakasirado naman siya individually. Pero kung papansinin mo, may opening na siya. Alright? So, ang problema naman po dito, ang usually babae, no, pag nagkakaroon sila, nagbabaon sila nito sa bag nila. Right? Of course, alam niyo yan. Ang bag ng babae, especially pag leather, alright, pag signature yan, hindi mo lalabahan basta-basta yan. Kasi baka masira yung materyales. So what's gonna happen? Siyempre, marumi yung loob ng bag. Alam natin yan. Nilalagyan natin ng pagkain, nilalagyan natin ng suklay, ng kung ano, makeup kit, di ba? So what tends to happen is napapasukan din siya sa loob. Alright? So hindi na siya ganun kalinis. Another thing, di ba? Itong packaging niya naman niya, sirado, kaso very easily, madali ma-open pag na-press mo lang. Ay, may opening na siya. Okay? So kung i-compare natin ang packaging ng Bloom Sanitary Napkin, another innovation to, pagbubuksan mo, di ba? Para siyang sandwich, 360 degrees sealed. To open it, yan, kailangan mo buksan parang chichirya. Alright? So ngayon, idikit na natin siya isa-isa dito sa ating mat. Alright? Another ano po, no, trivia. Usually, ang mga sanitary napkin po, sa mga hindi nakakaalam, alright, kasi yung mga lalaki, meron po silang ginagamit na pandikit sa ilalim. Okay, ang good news naman po dito, yung pandikit na yan, dinidikit sa underwear ng babae, hindi po baliktad. Alright? The problem is, yung ginagamit po palang pandikit ng mga leading brands is industrial glue. So, gawa siya sa chemicals. So, ang problema po doon, sobrang kapit niya, pag hubad ng babae ng underwear, may mga naiiwang residues. So, kailangan nilang labahan ng ilang beses para talaga matanggal. Ang good news po sa ating Bloom Sanitary Napkin, ang ginamit po nating adhesive or pandikit is food gum. Alright? So, food material siya. So, at least, alam natin na hindi siya harmful sa katawan ng tao. Okay. So, next, what we're gonna do, dalawa lang naman po ang hinahanap ng babae sa napkin nila. Dalawa lang. Number one, kung komportable suotin. Siyempre, nakadikit po yan sa kanilang most sensitive part. And number two, kung absorbent po ba siya. Yun lang naman po ang laging concern ng babae. So, pareho po yan, i-check natin. Kung papansinin nyo, sa comfortability test pa lang, makikita mo na agad kung gaano kanipis ang ating Bloom Sanitary Napkin compared sa mga leading brands. So, mas less hassle sa kanila dahil hindi nakabukol. Yung kasi yung problema ng ibang babae, no? Pag makapal masyado, parang nakabukol na. Okay? So, number two, what we're gonna do is, of course, na-test naman natin yung absorbency test. Okay? Don't worry, this is just water with food coloring. Alright? So, kukuha lang tayo ng at least 50 ml. Bakit 50 ml? Kasi according sa mga OB-GYNs, sa mga doctors, ang babae, pag sa kalakasan nila, kaya nila maglabas up to 50 ml. So, gawan natin worst case scenario, isang buong araw, diba, hindi ka makapagpalit for somewhat reason, baka you're busy or nasa travel ka. So, lagyan lang natin ng 50 ml each brand. Okay? And testingin natin kung kaya niya bang mag-absorb dito sa torture test na gagawin natin. Okay? So, 50 ml sa isang leading brand and another 50 ml sa ating Bloom Sanitary Napkin. Okay? So, you know what, guys? Another trivia. Ang napkin po pala is perfect breeding ground ng bacteria. You know why? Ano po bang favorite environment ng isang bacteria? Number one, diba? Moist. Number two, warm environment. Number three, nasa dark. Dark environment po, hindi maitim, alright? At least mga dark environment. Okay? So now, naglagay tayo na tag 50 ml. Okay? Ito yung pinakamalakas na pwedeng ilabas ng babae. Pero may mga ibang babae, mas malakas pa actually. Okay? So now, kukuha po tayo ng
tissue. Ipapatong lang natin siya isa-isa para matest natin kung kaya niya bang i-absorb yung 50 ml ng fluid. Alright? So now, itatesting muna natin sa isang leading brand using my hand. Ipapress ko lang po firmly. Okay. So actually, kung mafe-feel nyo itong nafe-feel ko, sobrang kadiri kasi basang-basa siya. Tumatagos talaga. Okay. Ngayon, sa isang leading brand naman, ipapress ko rin, kabilang kamay, left. Pareho lang din. Basang-basa talaga. And now, pupunasan ko lang yung kamay ko para tuyo. And ipapress din natin yung brand natin. Okay? Ang good news dito, walang-walang kahit anong tubig. Kahit po hampasin ko yan. Wala pong daya. Tuyong-tuyo talaga siya. Ganong kaganda at ganong katindi ang ating Bloom Sanitary Napkin. Baka sabihin nyo, camera trick at peke itong tissue na gamit ko, itesting natin sa kabilang brand. Same tissue. If you will notice, isang daliri lang, basa agad siya. So yun lang po ang tanong dito, di ba, mga kaibigan. Ano po bang pipiliin ng babae? Yung basa or yung tuyo? Of course, yung tuyo. Doon pa lang po, ang laki na ng market natin. At the same time, comfortable na yung mga users natin, comfortable na yung mga kababaihan, hindi umiinit ang ulo nila at hindi sila nai-stress tuwing menstrual period nila. At the same time, this is a very good business because this is a mandatory product. Ang babae, no choice sila, every month, bibili at bibili, gagamit at gagamit sila ng sanitary napkin. Okay? So this part naman po, this is our advocacy part na kasi maraming kababaihan pala akong nakausap na never nilang sinilip or inalam kung ano ang laman ng loob ng kanilang napkin. Alright? So today, we're gonna do that. Hihimay-himay natin itong napkin na to para maintindihan ba talaga natin kung ano ang laman ng mga napkin na ito. Kasi usually, karamihan ng kausap ko, sabi nila, akala nila, it's cotton. Okay, pero dito po, masusurprise kayo. Ang isang leading brand, i-open natin, ang laman pala niya na akala ng karamihan na cotton ay hindi pala cotton. If you will notice, this is recycled paper. Ngayon, paano natin siya matetest? Meron akong isang baso dito. Lalagay natin yung laman sa loob at kukuha tayo ng tubig ulit. Tapos, i-squirtan lang natin siya ng water. Kung mapapansin nyo po, nagkakadurog-durog siya. Alright? So, ba't siya nagkakadurog-durog? Kasi, papel po siya. Recycled paper. So, imagine, anong paper po ang ginagamit nila dyan? Diba? Hindi naman yan puputo ng bagong puno para gawing palaman ng inyong napkin. So usually, ang napkin na ginamit dito is recycled nga po galing sa basura. Lumang karton, lumang dyaryo, lumang papel, or baka lumang tissue nga rin. Ngayon, sa maganda naman dito, no, ginawa nilang puting-puti para magmukhang malinis, magmukhang pure. But the problem is, para ma-achieve nila ang ganito kaputi at ganito kalinis tignan, ang daming chemicals pala ang ginamit. Diba? And na-expose nila to sa mga bleaching solutions para mamuti. Kasi ang pangit nga naman, diba, ang napkin ng babae, pagtanggal nila, meron pang headlines ng news na nakalagay. So ang dami niyang chemicals. And the problem is, yung last layer niya is plastic. So in short, lahat ng blood, lahat ng lumalabas sa babae, lahat ng chemicals na nasa napkin, tuwing umuupo sila at basang-basa, saan pupunta? Bumabalik pa loob. So no wonder why ang daming babae ngayon problema ang cervical cancer. Kasi kung maaalala mo, nung panahon ng mga lola natin, wala naman masyadong cervical cancer. Kasi ang gamit po nila ay pasador, which is very natural. Pero nowadays, of course, sa mga babae, hindi na magsusuot niyan. Diba? Kasi pag nakapasador ka, parang may malaking nakaumbok. So hindi sila comfortable, alright? So next, ang gagawin natin, etong another leading brand. Eto mas matindi. Kasi bukod sa recycled paper, may ginamit pa silang isang material. Which is, kung mapansin nyo, meron siyang parang crystal sa loob. And the problem with this crystal is, yes, maganda siya. It absorbs moisture, di ba? It kills odor. Pero the problem is, they are using industrial gel or silica gel. Malapit na ka mag-anak ng silica gel. Di ba, pag bumili ka ng bagong bag, bagong sapatos, may pouch na maliit doon nakalagay, do not eat, throw away, poisonous. Alright? So in short, eto po, di ba, may mga chemicals na from bleaching solutions, from recycled paper, meron pang industrial gel na ginamit. Okay? And the same thing, plastic din po ang last layer. So no way, walang iba pupuntahan ang fluid na ito pag umupo ang babae, kundi
papasok ulit sa loob. Alright? So, tanggalin na natin itong dalawang leading brand. And now, i-compare naman natin kung ano yung laman ng Bloom Sanitary napkin natin. Alright? First of all, ito po matindi. Kung yung kanina, 3 layers lang, top layer, middle layer, and yung last layer, ito pong sa atin, meron tayong 8 layers. Ganun siya kahit, kahit sobrang nipis lang, di ba? Ang dami niya palang layers. Ang first layer po natin, kung papansinin nyo, di ba? Very high quality material agad na ginamit. Isa po siyang gasa or gauze, di ba? Ginagamit sa mga sugat. Eh, sakto sa babae, di ba? Parang sugat din yan na buwan-buwan, dumudugo. So, perfect material to. Very comfortable, okay? And next, ang ating second layer, this is the technology na in-infuse natin sa ating napkin. This is our negative ion strip, alright, with antioxidant. I will explain further later, alright? Tapos, ang ating absorbent material naman is naka-enclosed sa parang envelope na ito. Okay? Naka-enclosed siya sa parang envelope na ito. Itong tawag sa envelope na to, this is our cotton padding. Ito po ang tunay na cotton. To show it to you, gagawin din natin yung ginawa natin kanina. Lagay natin siya dyan. Kukuha lang ako ulit ng water. Okay? Tapos, isprayan natin siya ulit. Pag nadurog, in short, recycled paper. Okay? Durog. Diin-diinan pa natin. Haluhaluin pa natin. Okay? Kung papansinin nyo, buong-buo pa rin siya. Kasi, cotton talaga siya. Okay? And next, after that, meron tayong isang inad na feature sa napkin natin. This is what we call the one-way strip. Diba? Ang ginagawa po ng strip na ito, pag pumasok ang liquid, linalak niya na, silisil niya na, para kahit anong upo, anong pressure ang ibigay ng babae, hindi na babalik yung fluid sa loob. And of course, yung water na linagay natin, naging gel. Ang good news po sa gel na gamit natin, this is very safe, okay? Gawa po ito sa food gel or gawa sa mga starch, okay? And very, very safe and actually edible. Pero I suggest, huwag nyo na pong kainin, okay? So now, kung kanina naglagay tayo ng 50 ml, tuyong-tuyo na, ang gagawin naman natin ngayon, di ba? May tubig pa dito eh. Yan. Ang gagawin pa natin ngayon, let's see kung kaya niya pang mag-absorb ng fluid. Okay? So, ilalagay ko lang siya dito. Alright. And, balikan natin siya in a bit. Okay? And, our last layer naman, ang maganda po dito, pag may on-hand na kayo na product, pwede mong tignan yung last layer niya kasi parang may pores. Parang balat ng tao. Okay? Ang maganda sa pores na yan, it allows hot air to move, pero ang liquid, hindi. Ang good news dito, guys, kung napansin nyo yung linagay natin kanina, na absorbent material, na-absorb nyo na lahat. Wala nang natirang tubig. Okay? So, hilahin natin. Walang-wala na. Okay? So, now, testingin pa natin. Lagyan pa natin siya ulit sa tubig kung kaya niya pang i-absorb. Okay, iwan lang natin siya dyan. And next, ititest naman natin is yung air permeability. Okay, kung gaano ka-breathable ang ating last layer. Okay, so paano natin siya gagawin? Kukuha tayo ng isang baso na merong hot water. Siyempre, pag may hot water, merong steam na lumalabas. Ipapatong lang natin itong last layer natin and clear glass sa ibabaw. So, iti-check natin, pag ito ay nakakahinga, yung steam galing sa baba, sa hot water, dapat tatago siya at aakyat dito sa pangalawang baso. So, i-observe lang natin. Meron nang nabibuild na steam sa loob. Okay, paano makikita yan? Yan. Alright. So, ganun po ka-breathable yung ating last material. At ang good news dyan, the air can pass through. But the water cannot. Ganon siya ka-high-tech. And the last layer is gawa sa fully biodegradable film. Okay? So, ito po, pag ginamit ng kababaihan, ang good news, ilang years lang or months lang, nag-start na siyang mag-breakdown. Unlike po yung mga leading brands na napkin natin, okay, is ilang taon na, di ba? Wala na yung gumamit, pero yung basura nilang napkin, buhay pa. Meron tayong expiration date. Kasi biodegradable nga po ang laman niya. And karamihan ang ginamit natin is
food grade materials. Okay. So now, para naman sa ating strip, ano bang nagagawa ng strip na to? Okay? This strip is a very powerful strip. Nagko-contain to ng high concentration ng negative ions. Ang negative ion po sa hindi nakakaalam or walang mga idea, this is an air vitamin. So itong negative ion, very present ito sa mga lugar na like malapit sa jungle, di ba? Mga maraming puno, malapit sa falls, malapit sa beach, very high concentration ng negative ion doon. Ang negative ion is a good air vitamins na pag natitake mo, pinapatay niya yung mga bad, mga positive ions sa ating katawan, which causes mga diseases, mga sakit, nagpapahinyang immune system natin. And at the same time, meron tong antioxidant material. So paano natin siya gagawin? Okay, to test the negative ion strip and the antioxidant, kukuha tayo ng glass na may tubig. Okay? So, lalagyan natin siya ng betadine, wound solution. Yan. Patakan lang natin ng ilang piraso. Diba? And then, pansinin nyo, ayan na siya. May kulay yung tubig natin. So ngayon, ang antioxidant natin, kukunin natin dito. At ihuhulog natin sa tubig na may betadine. Kung papansinin nyo, di ba, inaalog ko lang siya unti-unti, pero yung tubig, unti-unting lumilinaw. So, ganun po katindi ang antioxidant properties ng ating negative ion strip, okay, para lahat ng mga anything na pwede mag-oxidize, alright, is pwede niyang man-neutralize. So, ang babae, mas healthy, mas safe, and mas comfortable. So guys, dalawa lang naman ang hinaharap ng babae sa napkin. Number one, kung komportable. Number two, kung absorbent or kayang humigop. So kung ako po sa'yo, dun ka na sa absorbent.